kaya't di na mamamatay. Haleluya, haleluya, pagdiwang ngayon. Haleluya, haleluya, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit na mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas, anupat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan, at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus
at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Nandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon, paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sasabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko sa inyo ang patnubay. Ang pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan. At ipakikilala niya kung ano ang matuwid
at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pagbabalik. Ito po ang tema ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Pagbabalik. Sa ating ebanghelyo, narinig natin si Jesus na nagpapaalam sa kanyang mga alagad. Nagpapaalam sapagkat si Jesus ay babalik na sa kanyang Ama. Isang linggong paalamanan ito. At kung susubaybayan natin ang mga ebanghelyo sa mga daraang araw hanggang sa Linggo, ito ay tungkol sa pagpapaalam sapagkat si Jesus magbabalik sa Ama. Sa Linggo, ipagdiriwang natin ang Ascension Sunday o ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Kaya naman, siya ay nagpapaalam. Isa sa pinakamahirap gawin ay ang magpaalam. Alam natin na malungkot itong tagpong ito o malungkot ang karanasan ng pagpapaalam. Ngunit, pansamantala lang naman ang pagpapaalam. Sandali lang ito. Dahil ang kasunod ay ang pagbabalik. At ito yung exciting na part na dapat abangan. Dahil sa pagbabalik, alam mong meron kang aasahan, mayroon kang sasalubungin, at meron kang tatanggapin. Kumbaga, ang isang pagbabalik ay isang karanasan ng gloria. Kaya nga, yung pag-alis, masakit. Pero yung pagbalik, napakasarap naman at napakasayang karanasan. Katulad ng pagbabalik ni Jesus sa Ama, ito ay isang pagbabalik na may kaluwalhatian. Yung kanyang pagbabalik ay para sa mas makakabuti. Ang pagbabalik ni Jesus sa Ama ay hindi pag-iwan, hindi paglisan, kundi para sa mas makakabuti. Ang hirap unawain yung ganito, yung aalis para sa mas makakabuti. Pero ang tanging makakaunawa lang naman ito, yung mayroong mabuting hangarin. Yung magulang na ng ibang bansa, masakit para sa anak. At mahirap maunawaan ito ng anak. Kahit nga yung ibang tao, sasabihin, no? Bakit kailangang iwan ng anak? Bakit kailangang magkalayo? Mahirap unawain ito. Pero para sa magulang na aalis at iniisip ang ikabubuti ng anak, malinaw sa kanya. Malinaw sa kanya ang dahilan. Pagbabalik din ang nangyari sa ating unang pagbasa. At ito ay tungkol sa kwento ng isang bantay bilangguan. Matapos niyang pahirapan, sina Pablo at Silas,
dahil sa kanilang pagiging Kristiyano. Nung unang panahon, inuusig, kinukulong, at pinapatay ang mga Kristiyano. At itong bantay bilangguan, habang nakakulong sina Pablo at Silas, binantayan niya itong mabuti. Ngunit, sa pananalangin at pagpupuri nina Pablo at Silas, gumuho ang bilangguan. Akala ng bantay, nakatakas yung dalawa. Kaya naman, nag-isip itong magpakamatay sapagkat natakot siya na baka siya ay patayin dahil pinabayaan niya ang kanyang binabantayan. Ngunit, nang tangka na niyang patayin ang sarili, pinigilan siya nina Pablo at Silas. Kala niya nakatakas, pero andun lang pala. Kaya naman, dito, nagbalik loob ang bantay bilangguan. Nanampalataya sa Diyos na sinasampalatayanan ni Pablo at Silas. Nagbalik loob ang bantay bilangguan at nagkaroon ng pagbabago. Mga kapatid, ito po yung hamon sa atin ng pagdiriwang natin sa araw na ito, na ang bawat pagbabalik ay karanasan hindi lang ng pag-alis, kundi ng isang luwalhati na nagdadala sa tao sa mabuti. Mahirap yung umalis ang isang estudyante sa kanyang bahay papuntang eskwalahan. At pag-uwi, walang nangyari. Walang nagbago. Dahil hindi nakinig sa aralin, walang nabago. Gumastos lang at nasayang ang oras, pero hindi natuto. Diba? Meron yung umuwi, pag-uwi, ganun pa din. Walang natutunan sa eskwelahan kasi hindi nakinig sa aralin. O kaya, yung nagbalik bayan o nagbalik bansa, matapos ang matagal na panahon ng pagtatrabaho sa ibang lugar. Masakit yung pagbalik, walang nangyari. Kasi naging waldas o nagloko lang sa ibang bansa. Sadyang ang pag-alis, masakit. Pero kung pagbalik nito, may naidulot sa iyong pagbabago, pagbalik mo, ikaw ay nabago, malilimutan mo yung sakit. Puro saya ang mararamdaman. At ito yung hamon sa atin, yung magkaroon ng pagbabalik para sa ating ikabubuti. Ito po yung hamon ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Lahat tayo, isang araw, babalik sa ating Ama. At ang magandang tanong, meron bang nabago sa atin? O meron bang naidulot na mabuti sa atin? Ito yung ating pagninilayan sa araw na ito. Sa araw ng ating pagbabalik, meron bang nabago sa atin? O meron bang naidulot tayong mabuti? Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bago umakyat sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang katulong na makakapiling natin tulad niya.
ating sambitin sa bawat panalangin. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga kaparian, naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Atin nawang pagsikapang mabuti na gawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na makapangyarihang magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa mga matatanda, mga nangungulila at mga may karamdaman, naway ating ipadama ang ating habag. Manalangin tayo. Panginoon, ipadama mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadama mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ipadama mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, tagapagbigay ng lahat ng biyaya, masagana mong ipagkaloob sa amin ang iyong Espiritu upang makapamuhay kami ng may kabanalan at magsikap para sa pagdating ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inahina, inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, kusana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Halina, O Diyos naming mahal, halina at kami baguhin, dinggin mo Ama, isubo mo.
Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Pagkatao namin ay baguhin, puso namin ay pag-alabi ng ang mundo ay magbago. Buhay nito'y alay sa'yo. Halina aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kadugasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin.
Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ang namin. Pagsiupo muna.